Podcast Show Face Off. Mariel Rodriguez at Robin Padilla, aamin na nga ba sa tunay na estado ng relasyon nila? You were looking for trouble? You came in the right place. Samahang sinubaybayan at kinakiligan ng buong bayan. May 15, 2010, inabangan ng lahat ang pagpasok ni Robin sa Wawawi bilang special co-host at dito, nasaksihan ng lahat ang unang pagkakakilala nila Robin at Mariel. Nang sumunod na linggo, sa unang pagkakataon ay napanood naman ang special interview ni Mariel kay Robin for E-Life kung saan inamin ni Robin ang paghanga niya sa kanyang co-host na si Mariel. Mag-uusapan na lang rin naman po natin yung mga co-host. Ano po ang one word to describe each one? Ay, kasi nahiya ako eh. Ah, sige po. Okay. Kabighabighan. Napakaganda po ng mata ninyo po talaga. Sa araw-araw na naging pagsasama nila Robin at Mariel sa Wawawi, ay madalas silang magkakaroon ng biruan na tuksuhan. Ba't ayaw mo ipakita sa akin yung mga mata mo? Sabi po kasi ni Pookie, para hindi daw po ma-inlove sa inyo, huwag daw po sa inyo tumingin. Kaya pinaghandaan ko po talaga yung moment na to kasi mahirap na mga kapanahonan ngayon, mabuti na yung ganito. Pero pabor yan, di mo makikita kung eto na akong kalapit. Hanggang sa ang biruan ay mauwi sa totohanan ng mga eksena. Sa last day ni Robin sa Wawawi, kitang-kita ang pagiging emosyonal ng mga female co-hosts nito, pati na si Mariel. At may isa pang nakakagulat na surprise si Robin sa kanyang pamamaalam sa programa. Ma'am, sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Ma, si Mariel. Ay, tawa ko kay Mariel. Mariel, mga kapatid ko. Ay, pinapakilala na! Mga pamangking ko, isang pamilya na kami dumating. Sa pag-alis ni Robin sa Wawawi, nagsunod-sunod din ang mga intriga tungkol sa tunay na lang relasyon ni Mariel. At sa muling pagsasama ng dalawa sa Pilipinas win-win, ay in-reveal ni Robin sa isang interview ang tunay na feelings at patuloy na panunuyo niya kay Mariel. Basta isa lang yun, ako yung maligaya pag nandyan siya. At ako yung naliligaw pa rin sa mga panahon nito. At ngayong hapon, lahat ng issues haharapin. Lahat ng mga katanungan sasagutin. Robin at Mariel, nagpakasal na nga ba? Ano na nga ba ang tunay na estado nila? Robin Padilla at Mariel Rodriguez magtatapatan sa isang very special one-on-one interview for the first time. Live na live sa E-Live. Welcome to E-Live! Thank you so much kasi gumaya ka na gawin yung one-on-one interview na to. Thank you. Gusto kong magpasalamat sa gumawa. Kay Roch. Si Roch yun. Ang ganda ho nung ginawa nyo. Maraming salamat. Umaapaw ang pag-ibig sa puso ko. Welcome daw, sabi niya, welcome daw. Okay, so mamaya na natin pag-usapan yung VTR na yon. Let's go to yung pinag-uusapan talaga ngayon ng sambayanan. Kasi although you explained it already earlier in Pilipinas Win-a-Win that you're just going to leave for Ramadan. Tama ba? Kasi Ricky Lo wrote about it. Ano yun? Bakit kayo hindi makatingin? Baka mahalikan kita. Sige, ganito na lang tayo mag-usap. Gusto mo, ganito yung interview natin. Romantic yeah, okay. Din yun. Okay. Alright, so... Mamaya na yun, sandali. Sandali. Okay, no, seriously. Let's talk about... Serious ka muna ako. I know. Serious rin ako. Okay, so let's talk about what's really going to happen. Kasi sinulat ni Ricky Lo na... aalis ka for Ramadan, pero hindi ka na daw babalik. Si Ate Chris ba ang dahilan nito? Nasagot ko na yan. Yung iba, nasagot ko.
Pero wala akong problema kay Chris. Wala akong problema kahit kanino. Lalong-lalo sa'yo. Wala akong problema. Yun ay usapin lang ng Ramadan. Kailangan akong sa religion namin, kailangan talaga na parang mahal na araw yun sa mga Katoliko. Hindi ako pwedeng tumingin sa mga... Kasi yung aking Miss Universe ay mga nakatupis ang mga dalaga doon. Hindi, alam ko! At siyempre, pagkatapos ng Ramadan, gagawa tayo ng pelikula, di ba? Kaya meron akong mga bagay na dapat gawin bago yung win na win. Bago yung win na win, so that you said after the Ramadan, we're going to do a movie. Kailangan natin gawin yung pelikula. Ayaw mo na. Hindi, gusto. Kasi kung ayaw mo na. Hindi, ito na nga eh. After Ramadan. Pero so, ibig ba nito sabihin hindi ka nababalik sa win na win? Hindi ako maalis. Hindi ako kailanman aalis sa win-a-win. Because when it was offered to you before, yung Wawawi, tinanggihan mo na eh, yung show na yon. Bakit mo siya tinanggihan? Yung Wawawi kay Kawili yun. Hindi ko kailanman ninais na ang pag-aari ng isang tao, eh, aagawin ko. Wala yun sa vocabulary natin. You also told me that during this Ramadan period, gusto mong makausap si Kuya Willy. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Unang-una, kasi hindi kami... Ayokong pag-umpisahan ng hindi magandang pagkakaibigan. Yung nangyari na natapos yung Wawawi, nag-umpisa yung win na win. Ngayon, inuumpisahan na yung mga alingas-ngas. Eh, bago pa lumaki yung apoy, eh, pupuntahan ko na si Kawili at sasabihin sa kanyang, Padre, kung gusto mo, dalawa tayong pumunta sa ABS-CBN, gawin natin uli yung show mo. Gagawin ko yun para sa kanya. Kasi ayaw ko nung mga ganitong... Hindi ako nagpelikula, yes. Nag-TV para magkaroon ng kaaway. Oo, dapat tayo saka... puro pag-ibig lang. Kasi sabi mo na may nagkaroon ng issue na 25 million yung binabayad sa'yo. Isa pa ho yun. Ako ho ay... Ito po, totoo ito. Wala, ay, naloloka sila yung mga... Hindi ho ako mukhang pera. Ako... Wala hong ganyang usapan na ako'y babayaran ng 25 million a month. Hindi po totoo yun. Baka ho sa pangarap lang mangyari yan, hindi ko patatanggapin. Ako ay nasa win na win, alam mo yon. Una, siyempre, magpaligaya ng tao. Sabi mo! Pangalawa, lumigaya ako. Kasi nandun ka. Aligaya ka naman. Mamaya na raw yung love story. May nakikita ako dun. Okay, eh, puro love story ang gusto nila. Dito nga ang daming love story eh. Dito. Please get a copy of Star Studio Magazine, yung this month's issue with Mr. Robin Padilla on the cover. O, diba? Gusto mo isa-isahin na. Ba't wala ako dito? Alam mo, magandang binibini. Ang nakalipas ay napakagandang tingnan pabalik. Ngunit, ang matamis sa lahat, yung kasalukuyan. Guguhit ng kinabukasan ay ang kasalukuyan. Dapat maliwanag. Sa akin, maliwanag na maliwanag yon. Pero, since nandito na rin naman tayo, gusto ko lang malaman, kasi never to nagawa, you never talked about your divorce. You never talked about your divorce. What happened? I mean, it was 20 years. 20 years, you have 4 beautiful children. Dito si Kylie. Si Kylie's here. Wala namang Spartacus na nangyari sa aming pagsasama. Talagang ako, wala akong hinahangad kay Snow White, kundi ang kaligayahan niya. Dahil tayo, pag nagmahal tayo, dapat
yung kaligayahan ng tao ang pinaka-importante.